Katulad ng mga kaperintman, tayo ay maging malinis upang tayo ay makatanggap din, patuloy na makatanggap ng presensya ng Diyos.
sumusunod po tayo lahat. Panalangin para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtulog ng kampana sa ika-8 ng gabi. Ang maraming nasa langit, sa iyong nagilang pag-ibig, nilikha ninyo kami na iyong kawangis. Pinagkalawang ninyo kami ng buhay na dapat namin ikalang pangalagaan at mahalin. Buong kubang loob namin hiniling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kawan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa extrajudicial killing. Naway ang kanilang naiwang pamilya ay magkamit ng katarungan. Hindi mawala ng ikabubuhay. Manatili nawa ang kanilang pag-asa na walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkalaw po ninyo ang mga nagtutulak at gumagamit ng illegal na droga ay magkaroon ng lakas loob na tumigil na. Kaya hindi naman ang mga sumukunan na nagsusumigang na magbagong buhay ay muling magapagsimula habang huwag papahama. Naway ang mga ang may kapangyarihan ay nandun ay matutong magpalaga ng buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrument nila ang pagliligtas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ang pagtunog ng kampana, pinapanalangin namin ang mga kaluluwa na mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killing at ang lahat ng aming mahal sa iyong awa, sa iyong awa at habag, para sa nawa nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalak at kaisa ninyo sa langit. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. San Martin de Porres, patron ng may sakit, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo lahat. Ang maraming mga pagpalang tinanggap namin ngayong bananap ay binabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan. Sa di mo itinulot, manain ni Maria ang direng mahal na ipinagbihin may tanging kadalisayan. Sa pamagitan ng Jesucristo, masama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Amen. May misa po tayo ngayong gabi ng 7 o'clock in the evening. Kami yung ating manalangin tuwing Bebes para sa mga may sakit. Marami yung kasama rin dyan sa sabi nga po natin ay epekto rin po ng kasalanan ay ang karamdaman. So, pinanalangin natin na tayo ay gumaling sa mga may karamdaman. Ang mga may karamdaman ay bahagi rin po ito na pagtugon. So, kasama rin mo sa panalangin natin na alisin natin yung kasalanan. Pero isa po sa ipagdarasal natin, yung tinatawag po natin ating intensyon ay yung tinatawag po natin pagpapalad po para kung tawagin po natin sa kasalukuyang panahon yung ating mga panalangin, yung ating mga kaabang-gawa kaya din ay para bilang pagbibigay ng katarungan. So yun po yung term na ngayon yung ginagamit. So ito, halimbawa ay ilong mantis. Mawawa na ang ating kamay. Para maibigay yung hinihingi ng katarungan. So, halimbawa, kayo ay
ay pumulot ng basura na ginapo ng inyong kaklase. Kasi ano ba, balat ng KB, pinulot mo, tinagay mo doon sa basura. Yan ay may tuturin din nating panalangin. Panalangin mo lang rin, ito, inaalay ko ito para maibigay yung hinihingi ng katarungan, lalong-lalo na sa akin, hindi yung mga para sa akin. Halimbawa, may mga kasalanan tayo na nagawa na hindi pa maaari na ng pagkabayaran. O sa mahal mo sa buhay, sa tatay mo, sa nanay mo, hindi kaya ay sa buong sa katauhan. So yun ay pwede natin isama sa ating panalangin. Kasi yun po kasi yung problema kapag nagkaroon ng kasalanan na hindi natin ibigay yung katauhan, ay hanggang ngayon pinagdudusahan pa rin natin. Pinagdudusahan pa rin natin yung epekto ng pagkakasala hanggang hindi natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan. Yun po ay sa pagkakasala pa lang. Kaya marami tayong pagdarasal at naman po ay matutulungan tayo ng mahal na Birhen sa panahonan na ito sa kanyang kapistahan. Hindi lang pinagdihin mo walang pahitunis ng kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagwalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.
Kamusta na si ano? Kamusta na si God bless you? Father, sa Lunes pa daw po. Okay na siya sa Lunes pa daw po. Lalabas? Lalabas dahil ini-insulin na siya. 300 daw ang sugar. Sa sugar niya, tsaka high blood. Nasa MCM po. Ano ba nangyari sa kanya? Sumasakit daw na sumasakit yung ulo. Eh, hindi natatanggal ata. Nahihilo. So hindi naman siya natake. Hindi, eh, nung nasa ano daw, mild stroke na, pero nung nakaano na ng doktor, stroke na pala yun. Paano yung natamaan daw yung brain at saka yung mata? Nakakalakad naman. Nakakalakad na. Hindi naman nasira ang ulo. Pero nung una pare, with father, wala daw nakikilala. Tinamaan sa ulo. Nung una daw, wala nakikilala siya. Pero ngayon, nagbalik na lahat. Nakakakain na siya mag-isa nung dumalo kami to. Ano, sa Lunes pa daw, dahil inaano pa ata yung sugar. Mataas yung sugar niya, 300. Paano, Sabado? May misa ba kayo Sabado? Opo. Oh, kasi baka mamaya walang mag-ayos doon. Eh ngayon nga dapat, di ba, padad, oh. Immaculate. Oh, wala naman po yung schedule. Oo nga.